Naglabas na ng opisyal na pahayag si Davao City Mayor Sara Duterte ilang araw matapos maghain ng kanyang kandidatura para sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng lakas CMD. Sa isang video na ini-upload sa kanyang official Facebook account, nanawagan si Mayor Sara Duterte na magkaisa ang mga taga-suporta ng Administrasyong Duterte. Dito ay kinumpirma ng alkalde na si dating senador at presidential aspirant Bongbong Marcos ang kanyang makakatandem sa 2022 national elections. Ito ay kasunod naman na naging pahayag ni TV host Willie Villame na susuportahan niya ang kandidatura ni na Senator Bongo bilang presidente at Davao City Mayor Sara Duterte bilang vice president sa 2022 national elections. Dito ay isinuwalat ng host na nagkausap silang tatlo ni Pangulong Duterte at anak nitong si Mayor Sara. Umaasa rin siya na mabuo ang tandem na Bongo at Sara Duterte sa darating na halalan. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. When you said kanina, natutulong po kayo para po masuportahan yung Go and Mayor Sara Duterte tandem. What do you mean by tutulong kayo? Eh, naniniwala ako sa kanila eh. Tutulong ka sa mahirap, di? Tutuloy namin yun. Actually, ang maganda sa kanila kasi nakilala ko siya. Ako, para lang malaman yung katotohanan. Nakabalik ako during the pandemic. Ayaw niya pa sabi to eh. Kaya kung ako nakabalik during the pandemic, yung lockdown, nakiusap ako sa kanya na magkakaroon ako ng live show sa GMA. Babalik ako para makatulong. In fairness sa kanya, huwag muna nang babanggitin. Sige, gagawa tayo ng paraan. Magpapaalam tayo kay Secretary Anyo, kay Martin Antanar. Humingi po kami ng ID ng IATF. Dumaan kami sa proseso. Madaling araw na pipicture kami. Sa totoo lang, yung staff niya nasa Malacanang para makuha yung ID. Kaya ako nakabalik ako sa Will Tower at nakapag-show ako. At until now, that was April 13. March yung lockdown. So gumawa ako ng paraan para makagawa ng paraan, makatulong. At the same time, yung pagtutulong ko sa kanila, nakilala ko sila sa sandaling panahon eh. Actually, kung papayag si Senator Bongo, Presidente, nakunan ko yung video na yan nung kami nag-uusap. Nung Saturday early morning. Kung papayag sila, papakita ko sa inyo kung ano yung napag-usapan namin. At para malaman din ni Mayora Sara kung ano yung napag-usapan. And to be honest with you, ma'am, sorry ah. Nagkausap kami ni Mayora Sara kahapon, almost 1 hour. Hanggang kanina nagtetextan kami. Na sabi ko lang, dapat maayos ang lahat para sumaya ang bansang Pilipinas. Dapat maging isang pamilya. Kasi pag nakakakita ka na ng magulo, di ba? Nakakakita ka na nagkakagulo, nagkakaaway-away, napupustrate ang bawat Pilipino. Ano pong response ni Mayor Sara sa inyo, sir? Sa pag-uusap po ninyo, sabi nyo you're willing na maayos yung pamilya. Ano pong response? Sabi ko, nakikipag-usap ako sa bilang isang Pilipino, isang
tao na ordinaryong tao. Sabi naman niya, wala naman itong problema. Hindi naman to sila magkakaway. Wala naman, kaya lang siguro baka dahil yung partido ni Presidente at ni Senator Bongo ay iba sa partido niya. Baka yun ang misunderstood ng bawat. Of course, mga tao, no? Anyway, wala akong nadinig na masama sa kanya. At sinabi ko rin sa kanya, kasi Presidente, Luis Presidente, eh sinusunod lang ni Senator Bongo. What I'm trying to do is, parang may magagawa ba ako na maging masaya ang pamilya, maging hindi ako napapakagaling dito, ano, isang Pilipino. Kasi kasi kaya ako naisip yan, nagkausap nga kami ni Presidente ng 2:30 in the morning. So nakita ko yung pagmamahal ni Presidente kay Mayora Sara, na iiwas kami, hindi kami maglalagay ng Vice Presidente para mabigay sa kanya yung, di ba, position ng Vice Presidente. Pero is she open to support the presidency or yung presidential bid ni Senator Bongo? Well, hindi ko tinanong yun eh, kasi it's more personal thing. No? Ang inaano ko lang, kinamusta ko siya, well, ang sarap niyang kausap, tumatawa lang siya, pinapatawa ko. And you know, tapos sabi niya, 1 minute, salamat pala sa pagtulong mo sa ating mga kababayan. Pinapanood ka namin sa kapaborito ko ng lola ko sa mother side, si Lola Purisima. Kaya nga binati ko, nag-text sa akin kanina, nagpapasalamat. So, pero, ako, gumagawa lang ng isang bagay na para mabuo eh. Diba? Tatakbong presidente, tatakbong vice president. Di ko mabuo, di ang ganda, diba? Parang gano'n lang. Hindi naman pagpapagaling sa akin. Opinion ko lang yun, kung pwede. Pero ang dadalhin niyo talaga, sir, Bongo Duterte. Bongo Sara Duterte, pag kayo po inangampanya. Nakabalik ako sa programa dahil sa kanya eh. Nakatulong ako, nakagawa ako ng kabutihan for almost 2 years. So, wawin tutok tuwin. Dahil pinayagan niya ako na makalipat at makabalik sa Bell Tower. Malaking utang na loob ko yun sa kanya. Dahil nagawa ko yung gusto kong gawin na makapagbigay ng 30,000, makapagbigay ng tablet, makapagbigay ng jacket for almost 2 years sa ating mga kababayan. Pinay mo nagbibigay ka ng 30,000 na 5, 6, 7, 8 araw-araw. Sir, pero, just to clarify, hiwalay po ba na meeting yung sa inyo po ni Pangulong Duterte and sa inyo ni Mayor Sara? Si Mayor Sara, sa telepono. Gumawa ko ng paraan through the husband, kay Atty. Mansi, through my lawyer, Atty. Ferdy Domingo. Gumawa ko ng paraan. So, pwede pa tayo magkita. Sabi ko pa, binido ko pa siya. Ikaw sa joke na, ma'am, tara na. Tara sa Comelec. Ikaw ang presidente, ako vice president mo. Tumatawa lang siya. Tara na, magbibihis na ako. Eh, para tuladan up the talks, no? Parang ginalilulok. Tumawa, sabi niya, hindi na pwede kasi sabi niya, maraming magtatampo sa akin pag ikaw ang kinukumpis vice president. Ma'am, hindi ako politiko. Walang magtatampo sa iyo dahil hindi ako involved sa politika. Kung ako may tatakong vice president para sa iyo, it's because naniniwala ako sa iyo. At alam ko makakagawa tayo ng kabutihan. Okay, sir. Kaya Will, si President, di ba nagsabi sa iyo na mayroon sila makitampuan ni Mayor? Wala. Paano mo nalaman? Nararamdaman ko sa Pilipino. Kasi hindi nagsama eh. Di ba? Parang gano'n, hindi sila nagsama. Bakit ibang partido? Bakit pwede lang magtulungan? Yun lang, nararamdaman ko. Sir, camera, sir, camera, sir. Okay, as isang Pilipino, isang tao na ganito sa Pilipino, eh, tao din ako na nasasaktan, pag nakikita mo. Kasi si Presidente, ama natin, di ba dapat, minamahal? Siyempre, ang politika, ganyan, kanya-kanya. Ako, I'm sure. Kasi sinasabi ko na ito, marami din. Maaaring hindi ba kita sabihin sa akin, pero ino nararamdaman ko eh. Saka hindi naman ako politikong tao, hindi naman ako hindi sinasabi ang masama. Yun lang, nagkataon lang na lumapit ako sa kanila, na paglapit ko, almost 2 years, nadinig yung mga sinabi ko, dito ko lang sinabi yan ha. Sir, sorry, yung pag-uusap niyo ni Pangulong Duterte was about what? Was about supporting Senator Bongo? Well, hindi man ganun eh. Actually, hindi yun eh. Okay. It's more of a, para pasasalamat niya, sa akin, okay. Di ba, sa, well, yung hindi ako nag-tumakbong senador, nag-meeting kami. In fairness kay President at kay Senator Bongo, never nila akong pinilit. Sabi nila, sundin mo yung puso mo, sundin mo yung sarili mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun ang gawin mo. Pero kung makakatulong tayo, sige, gusto ka namin makasama. Pero kasama sa napag-usapan, what's your support for Senator Bongo? Yes, of course, dito na ako. Kasi, di ba, hindi naman ako tatabi sa kanya, kundi ako susuporta sa kanya. Okay. Okay? Hindi. Iba eh. Yung usapan namin ng Presidente, hindi pa PDP laban nun eh. More of kami lang eh. Kami lang personal eh. Sabi lang ng Presidente, sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Pag nagkampanya ka, gusto ko, kasama mo kami. Di ba ako sabi niya? Yung time na nag-usap kami. 7 months kami nag-uusap-usap. Hindi
naman, lagi kami na Sir Lombongo. Kinakamusta ako, minsan magigising ako madaling araw, may video sa Presidente. Oh, Willie, kamusta ka na? Kinakamusta eh. Coming from the President, ang sasabihin sa ina, salamat sa ginagawa mo sa ating mga kababayan, malaking bagay na sa akin.